Teka lang, ikaw ba yung tao na hindi maka-decide ano yung gagawin bukas, next week, next month? Kasi wala ka pang goal. Hindi mo pa alam ano yung pangarap mo. Hindi ka maka-decide. What you need is self-awareness. And I'm gonna share with you a very powerful question na kailangan mong sagutin para magkaroon ka ng clarity. Number one is, who do you want to become? Ano yung future na gusto mo para sa sarili mo? Ano yung future na ikaw? Sino yung future na ikaw 5 years, 10 years from now? And number two, what do you really want in life? Ano yung mga bagay na gusto mo para sa sarili mo? And number three, very important, why? Answer the question why. Tanungin mo kung bakit. For example, number one, I want to become a millionaire. Ask yourself why. Because I want freedom. Why? Kasi pag may freedom ako, masaya yon. Why? Sagutin mo lang. Bakit ang mga Pilipino mababa ang self-esteem? Ito yung dahilan niyan. Kasi nung bata, nakakatayo na, nakakapaglakad. Ang problema, dahil sa hirap ng buhay, yung mga parents laging mainit ang ulo. Hindi natin masisisi. Wala namang school for parents eh. Sa Amerika ba, matataas ang tingin nila sa sarili? Yes! Yes! Taas ang self-esteem. Kasi pare, sa Amerika, pag yung bata na dapa, papabayaan, imomotivate. Boy, you stand up, boy! You be a man, diba? Minomotivate nila. You stand up, come on, come on! Pag tumayo, high five, yeah, good job. Ganun sa Amerika, ganun sa ibang bansa. Sa Pilipinas, iba. Diba? Pag yung bata na dapa, ano ko ba? Yung bata, iiyak na eh! Huwag kang umiyak! Iiyak ka, huwag umiyak! Hirap nun? Umiiyak ka, Pilipino! Majority ng employed hindi masaya. Paano ko nasabi? Swelduhan, kinsenas, katapusan. Di ba? Sweldo dapat masaya. Nakakita ko naman ng pila sa ATM masaya. Wala! Di ba dapat eh? Sweldo! Yun naman eh! Sweldo! Paglabas ng sweldo, kinakabahan ka. Bakit? Baka dali eh. Paglabas ng pera, pikit ka na lang. Bakit? Pampakit sa utang eh. Hindi mo ba winemendro, ubus na. Kaya hawak-hawak mo yung sweldo mo, yayakapin mo. Hindi kita hindi kita pinapin mo. Ang sama ng loob mo. Alam mo na tara sa'yo? Yung presibo. Kaya tawag payslip eh. Pagka payslip. Facelift! Dumutulas na! Think about this! Napag-usapan na natin kanina ang mundo nagbabago. Tayo nagbabago. Posible ang kapal-kapal ng buhok mo dati. Tamo eh. Biglang nawala! Ganun talaga nagbabago! Ang buhok umahaba, yung iba nauubos. The only thing that is constant in this world is change. So kung yung mundo nagbabago, bakit ikaw hindi? Magbabago ang mundo. May inflation, may deflation, nagmamahal ang bilihin. Pero ikaw siya pa rin ang mahal mo. Ikaw na pala. Kung dati ang kausap mo puro mga chismosa, ngayon mga negosyante na. Kung ang kasama mo puro mga sugarol, ngayon negosyante na. Pag nagsasama ka sa apat na sabungero, ikaw na pang lima. Pag nagsasama ka sa apat na chismosa, ikaw na pang lima. Pero pag nagsasama ka sa apat na negosyante, ikaw na pang lima. Pag nagsasama ka sa apat na milyonaryo, ikaw na rin ang pang lima. Yes! You need to embrace change. Lagyan nyo ng ganyan, adaptability. Kailangan mabilis kang mag-adapt. Kailangan mabilis kang mag-adjust. Hindi pwedeng pabebe. Especially kung negosyante ka. Kung pabebe sila, let them be pabebe. Yes. But not you. Because you are an entrepreneur. Ganun tayo mga negosyante. We adapt. Ang babae, pag di mo seryoso, hindi ka sasagutin. Pag sinagot ka niyan at di ka seryoso, matakot ka na. Hindi rin siya seryoso sa'yo. Ganon din sa success. Ganon din sa business. Pag hindi mo seryoso, hindi ka kikita. Pero pag ang negosyo seryoso mo ay araw-araw mo, kikita ka ng malaki. Ibabalik sa'yo yung effort mo.